pagbasa mula sa sulat ng mga Hebreo. Noong una, nangusap ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit nitong mga huling araw, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos. Kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. Ang anak ay ginawang higit na dakila kaysa mga anghel, tulad ng pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos ay higit na dakila, sapagkat kailanmay hindi sinabi ng Diyos sa sino mang anghel, "Ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong ama." Ni hindi rin niya sinabi sa kanino mang anghel, "Ako'y kanyang magiging ama at siya'y aking magiging anak." At nang isusugo na ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, "Dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Nang ibinilanggo na si Juan, si Jesus ay nagpunta sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balita mula sa Diyos. Sinabi niya, "Dumating na ang takdang panahon. Malapit nang maghari ang Diyos. Kaya magsisi na kayo't talikuran ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan na ninyo ang magandang balita." Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na nanghuhuli ng isda sa pamamagitan ng lambat. Sila'y kapwa mga mangiisda. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mangiisda ng mga tao." Pagkasabi niya nito'y agad iniwan ng magkapatid ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglalakad at sa di kalayuan ay nakita naman niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at nag-aayos ng mga lambat. Tinawag din sila agad ni Jesus at sila ay sumunod din sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama na kasama ang kanilang mga upahang manggagawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.